our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Yung gusto lang kasi ng iba, pera-pera lang. Sa amin kasi, ano eh, yung ugnayan naming dalawa, parang magkapatid kami. Kung anong problema niya, tutulungan ko. Kung anong problema ko, tinutulungan niya rin ako. Kaya ayun, hanggang nagsimula kaming magtanim, 2 hektarya lang. Nung, ewan ko, anong taon yun, nakalimutan ko na. 2 hektarya, pero umani kami ng ano, umani kami ng magandang ani noon sa unang tanim namin. Maraming pagsubok na dumating, pero ito, patuloy pa rin naniniwala na kahit na wala ka palang natapos o kahit na naging miserable man ang buhay mo noon, pagka may tiwala ka sa Diyos, saka magsisikap ka, makakamit mo pa rin yung mga pangarap mo. Hanggang ngayon, maraming hindi naniniwala sa akin na nagbago ako talaga. Marami pa rin nagda-down sa akin. Pero wala naman akong pakialam sa kanila eh. Ang mahalaga, maganda yung ginagawa mo. Saka nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos, sa pamilya ko na patuloy na naniniwala na kaya kong magbago at kaya kong maabot ang mga pangarap ko. Sa mga pamilya ko sa Pampanga, Laksamana family, Tito Nanding, Tito Noel, Tita Bec, maraming salamat sa inyo, sa mga tulong nyo, sa mga kapatid ko, sa babaeng kasama ko ngayon na naniniwala at nagmamahal sa akin.
Maraming salamat din sa tiwala na binigay mo sa pamilya ko, nanay ko Roy, sa nanay ko, nanay Iyang, sa mga kapatid ko na walang sawang sumuporta. Maraming salamat. Hindi ko makakamit ng lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat. Nagpapasalamat pala din ako lalo sa Rehab Department of Rehabilitation Center Pututan, sa mga staff doon, kila Sir Jerry Poras, Remos Parcon, Edward Galan, at saka sa caseload ko na si Wilmar Tayupon. Sila kasi yung naggabay sa akin at nagturo na kung paano mamuhay ulit ng normal. Tinuruan nila kami doon sa rehab kung paano umiwas sa tinuruan nila kami sa rehab kung paano magbago. Si Sir Wilmar talaga, saka si Remos Parcon yun ang nagturo at naggabay sa amin doon sa loob ng center. Kaya laking pasasalamat ko sa kanila kasi naging part din sila ng buhay ko. Natutunan ko kung paano mamuhay ulit ng normal. Sir Jerry Poras, hi. Saka sa lahat ng staff ng DOHDRC, sa mga kapwa ko nalulong sa bisyo, huwag nating isipin na huli na yon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magsikap lang tayo lahat. Lahat gawin natin. Gumawa lang tayo ng kabutihan, saka maganda, at saka magsasuccessful din tayo. Tiwala lang sa sarili, saka tiwala lang sa Diyos. Yun ang lagi kong sinasabi. Kaya maraming salamat sa lahat ng staff ng DOHDRC Pututan. Bago tayo magsimula, pakilala muna natin yung farm manager natin, yung ating financer, at saka ito yung ating buyer. So, sir, pwede po ba kitang makilala? Opo, sir. Kilala sir sa ating tunod. Tubong uton ng Iloilo. Sir? Joey Laksamana, Patlongon, financer. Sir? Ryan Dale Cuferos, ahente. Tawag nila dito buyer eh. Kaya buyer na yung kinalalabasan. Sir, bakit naisipan mo na pasukin ang pag-manage ng pakuan farming? Kasi hindi na ako napangaral eh. Sa hirap ng buhay. Magsasakala na lang kayahanan ng uno. Mahirap ng buhay. Pero maganda sir ang kitaan sa pakuan farming. Depende. Pag ganda naman. Pag ganitong uri sir ng taniman. 5. Okay lang. Size. Ganda rin kahit pa paano. Ganar sir. Ganar at may malaki talaga ang mapira dito. Direct selling ko sir. Pero nagpupunla kami para sa baka ba yung namatay kasi hindi naman sila kaya. May ilang araw bago ilipat dito sa gold? 8 araw. 10. Ito yung variety na tinatawag nilang sweet gold. Mas masarap po ito kumpara dun sa mga red na mga varieties. Kasi dilaw po ang laman nito, saka per kilo po yung pagbili nito, hindi po yung tulad ng sa stripes na per basket. Ito po per kilo po, wholesale at retail. Boss, palagay mo, mga ilang kilo ba ito? 12 yan, 12. 12 kilos. Oo. Kung sa atlog, boss, ito na yung jumbo. Oo, jumbo. Jumbo sa edit. Jumbo sizes na yan. O sa presyo boss, mas makapresyo tayo dito. O presyo na yan, mga kung sa Manila, 400 na yan. 400 pesos, yan ito makalaki boss? O. 400 pesos. Pero kung dito boss, mga ilan ang presyo dito? 150 lang dito yan. 150. So, times 3 boss ang presyo pag doon na sa Manila. O. Laki o, ang bigat. Gaano ba inabot ng gastos mo sa hectares na pakuan farming na ito? Inabot ng gasto ko 10 hectares. Ano to? Umabot na yung gasto ko ng mga almost 1M, mga 1.3 siguro. 1.3 million? Mga 1.3 million. Pero baka higit pa yon kasi nga sa dami ng sa lawak nga nito, sa katao. Yung tao kasi dito, yung tao ko nasa 50.
nasa 50 sila nag-harvest. So malaki rin yan yung labor nila saka pagkain. So baka abutin tayo ng mga 1.4 million. Oo, mga 1.4 million siguro yan aabutin. Kasi saka sa lawak na ni 10 hectares, masyadong magastos yung pagpapakuan. Pero pag sinarte ka, may balik din yan. Diba, kinita naman yung pakuan mo. Siguro estimate na boss, mga more than 4 million ang pwede kitain. Hindi ko sasagot yan. Yung buyer lang kanina yung makakasagot yan. Kasi kung ako, hindi ko kabisado mag pero malapit. Hindi ko kabisado ko mag-estimate. Pero malapit yan. Buyer na lang natin ang sasagot. Ito po yung area ngayon ng pakuanan natin. 10 hectares po ito. Pag ikwenta po natin sa laman ng pakwan nila ngayon na in-harvest natin, mga nasa ano po ito, 10 hectares, mga target namin dito, mga nasa ano eh, 12 na wing bands, 10 wheeler. Pag kwintahin natin, pag per kilo ito, lahat ng laman ng pakwan siguro nila, mga nasa 160 tons. Kung ikarga natin to, lahat ng primera, pati tercera. Pero yung kabuuan itong bayad siguro namin, babayaran namin dito ni Boss John pag natapos tong harvest, mga nasa 4.2 o 4M nga ganun. Palyo. Palyo. Oh, ito na pala sir yung mga pakwan na kina-classify nila. Dadali na ng Maynila. Ayan o. Oh. Ayan, yes. Tingnan mo. Ayan, kaklasify nila. Yan yung matitira, tercera na tawag yan. I-retail nila dito. Depende din yan kung dadalhin nila ng Maynila or hindi. Pero usually, dito lang yan. Bacolod, kung saan-saan, dito sa Visayas. Tracy. Yung bago na to, sino ba may-ari nito? Ito yung, ano to, yung kantar na to, ito yung una naming na-invest ni Noni Almonican. So yun siya, oh. Kaya nga nakapangalan sa kanya to. Kasi nung una naming, ano, nung nagtanim kami sa ano ba yan, Batonan Sur, Pulase din yun last year, medyo kumita kami kaya binili na namin ng ano ng kantar para may gagamitin kaming kakargaan ng pakwan. Pinangalan ko yan sa kanya kasi ganyan ko siya kamahal. Wala namang problema, bibigay ko na lang din yan sa kanya balang araw. Ito si ano sir, yan si Jobert Tabinas. Matagal ko nang kasama to, kapatid, hindi driver, hindi bilang isang kapatid. 15 years na kaming magkasama nito, sa hirap at ginawa, nang nagloko ko, nung drugs, iniwan ko yung mga anak ko, siya nag-alaga, silang dalawa ng ano, asawa niya nag-alaga. Nung nagloko-loko ko, hindi na ako nauwi, walang pagkain, nagtatago sa lahat ng atraso, sa dami ng utang, sa drugs. Pero sila andyan pa rin, handang tumulong, magsakripisyo para sa akin. Kaya hanggang ngayon, handa, willing pa rin ako silang tulungan. Nagtutulungan lang, parang magpamilya lang, hindi yung wag mong bigyan ng gap na ikaw planters ka, ako financier ako, sila planters lang. Hindi ganoon, dapat pantay-pantay lang. Saka para gumanda yung ani nyo, dapat talaga nagkakaintindihan kayo. Pag may problema, tapatin mo agad anong problema para magkaayos kayo, hindi yung may maririnig ka sa iba, yung ganoon lang. Ayan no, si Richard Buteros, yun nga, pinuno. Siya yun talaga yung ano, yung planters natin dito. Siya nag-handle niya, no? 10 hectares almost sa kanya lahat ng diskarte. Ayan na. Ito, yung pakwa na to, kinakarga lang yan dito, simula dito sa farm. Ilalabas yan doon sa highway, doon naghihintay yung wing van. Kasi hindi naman makakapasok yung 10 wheeler dito. Ayan yan, truck lang. Yan na. Ang pakwan ay nagmula sa Aprika at tinawag ito na prutas sa deserto dahil sa taglay nitong resistensya sa init ng araw at gusto niyang mabuhay sa buwagag at mabuhangin na lupa. At base pa sa panaliksik ay nag-umpisa pa itong tinanim noong 4,000 years na ang nakalipas sa northeastern part ng Aprika. May scientific name naman ito na Cetirolos lanatos, may English name na watermelon at sa Tagalog ay pakwan. Kaya itong pakwan ay pwede mani o ma-harvest mula sa pagtanim na umabot ng 70 to 90 days, depende sa variety. Maliban dyan, ang pakwan niya pala ay sagana sa mineral at vitamina tulad ng vitamin E,
vitamin B, vitamin C, potassium at magnesium. At hindi lang yan, madala pa itong medicinal value sa ating katawan dahil panlaban ito sa cancer, high blood, ulcer at sakit sa puso. At itong pakwan ay pwede i-process tulad ng pakwan fresh juice, pakwan shake, salad, at pickled pakwan o atsara.